Hi guys! Ngayon ay 1 AM and gumagayak tayo kasi ngayon na ang araw ng dating ng mag-ama ko. Yes, ngayon yung dating nila Alwin and Zion ngayon. So 1 AM, actually 1:30 yun. Kaya lang 1 AM ako dadaanan ni Kuya Jason. So super thankful kami din kay Kuya Jason kasi nandiyan siya para yan sumundo. Siya rin actually naghatid nung paalis sila Alwin and Zion kasama ako. So buti na lang talaga yung mga kaibigan tayo dito sa Canada na super helpful, super nag-o-offer ng kanilang time, ganyan, and yan, pagsundo and paghatid. Kaya kahit alauna na, no, kahit nakakahiya, nag-alanganing oras kasi talaga yung dating nila, pero willing talagang kaming samahan ni Kuya Jason sa pagsundo dito kay Alwin and Zion. Actually, super excited na ako makita ang mag-ama ko. Ang tagal ko rin silang hindi nakita, about 20 days. So, ang sobrang hirap para sa akin, yan, as a mom, kapag nagbabiyahe sila ng long flight, kapag yan na yung long flight from kanina, Hong Kong to Vancouver, grabe yung pagkaalala ko kasi syempre wala akong communication for more than 11 hours. So yun yung oras ng flight nila, ganun kahaba. So dun ako napapraning, napaparanoid, and lalo na kasi Zion is not feeling well, so may sakit siya. Although ina-update naman ako ni Alwin kapag may layover siya sa Hong Kong kanina, and then kanina nga sa Vancouver na okay naman, but still syempre iba pa rin na sana kasama ko siya, 'di ba? Iba ang struggle or yung pagkapraning ng nanay kapag hindi kasama yung anak, tas may sakit pa, and then ang haba ng biyahe, you know, a lot of things are going in your mind. Kaya super nagbibilang na ako ng oras kanina pa lang. Maaga pa lang gusto ko na mag-alauna ng madaling araw para masundo na sila. Pero syempre, di ba, kailangan nating antayin, and yan, konting minuto na lang susunduin ako ni Kuya Jason, and yan, konting minuto na lang din ay makikita ko na ang mag-ama ko. So sana wala maging delay, sana makuha nila agad yung mga bagahe nila para makauwi na rin agad, kasi nga syempre madaling araw na rin naman, nakakaya rin naman magpaantay ng matagal kay Kuya Jason. And syempre alam ko naman tong mag-ama ko super pagod na rin yan dahil very long flight yan, kahapon pa sila nagbabiyahe. So yan, balikan ko kayo. Ayan guys, nandito na kami sa Calgary Airport. Grabe no, tingnan nyo naman, super empty. May tao ba? So, nagland na yung plane nila Alwin. And nagpark muna kami para syempre masalubong dito. Kasi kung hindi kami magpapark, sa car lang kami mag-aantay. Although, pwede naman pumasok. Dala-dala ko ang mga jacket nila at para may susuotin sa labas. Ito si Kuya Jason. Thank you sa pagsama at sa pagsundo. So, hinahanap namin yung C para dun aantayin nila kasi yung mga luggage. So, salubungin na rin namin dun. Ayan. A few inches later. Ayan na! Antun! Ay, wow! Naiyak siya! Oh, mommy! Ayan, magkasama na kami ni Zion. And then, hanapin na lang yung mga bagahe. Actually, yung stroller ni Zion ang hinahanap. Hindi binigay doon sa pinto ng aeroplano. So, sabi daw, check daw dito. Pero, hindi ko alam kung paano makikita. So,
Yan si Alvin. Jason. At si Zion, kasama ko na. Oh, na-miss yung mami. Oh, no. Ano eh, naputol yung tulog kaya umiiyak. Ayan. So, ito yun. Konti lang tao dito. Ito yun, syempre sila lang yung sakay ng aeroplano. Pero, walang masyadong tao sa loob ng airport. Kasi ano na rin, alas dos. Si Alvin may hinaantay pang isang box. Parang yun yung ano niya. Nagdala ko ng monitor eh. Hindi niya maiwan. Ayan! Kasama ko ng baby ko. And nakuha na ni Alvin yung mga baggage niya. Grabe. Alas dos na. Pero super happy and grateful na magkakasama na kami ulit. Ay, nako. Ayan, at ito yung airport ng Calgary. So, nasa door 9 kami kanina. Punta kami ng 4 kasi doon malapit kami nag-park. So, yung parking dito, nasa $5 per 30 minutes. So, feel ko more than 30 minutes kami nag-wait. Kaya, feel ko $10 yun. Ayan. Hi, baby! Ayan, ay nako. Sobrang na-miss ko ang Zion ko. Diba? Mamaya na lang ulit. Several song-filled hours later. Okay guys, so yun. Dito kami sa parking. Yan, syempre, magpapasalamat muna ako kay Jason. Siya yung naghatid at nagsundo sa akin. Papuntang Pilipinas at pagbalik ng Calgary. Ayan, si Jason. Ayan, gift me. Oo, oh, isipin nyo guys, alas dos na ng madaling araw dito, may pasok pa to bukas. Pero talagang ewan, sobrang thankful talaga kami dito sa taong to. Ayan, maraming salamat. Ay, nako. Ah, 22 hours guys. Hindi, matagal kasi yung layover doon. Yung layover matagal. 3 hours. Tapos 2 and a half dito sa Vancouver. Uy, na-miss ko yung kotse ko. Uy. Yan, so bali pinark ko muna kay Jason yan. Ay, nako. At least, nakita ulit kami. Okay, so yun. O, ito muna si Emma. Ilalagay muna yung mga ano. Ano, lalagay muna ang kanyang mga box. Ay, na-miss ko yung bangon ng sasabihan ko. Yan. So, dito muna. Lagyan muna natin si Zion. Ay! Baliktad pala, no? Sa kabila. Nalito na ako kasi nilipat ni Alvin yung car seat. So, ito na ang mga baga-bagahe. Konti lang naman. A few inches later. Ayan, guys! Finally! After 10 years, nakarating na sila sa bahay. So, ito na si Zion. Na-miss yung toys niya, oh. Nagkalat na naman, oh. No, si Zion, oh. Oh, hindi na alam kung anong uunahin na naman, oh. So, ito, kamusta naman ang biyahe mo? Mukhang pagod na pagod ka. Oo, talaga. Ayun, after 22 hours, guys, ng biyahe ko, medyo pagod talaga. Kasi, syempre, may kasama tayong batuta, no, si Zion. Eh, ano naman siya, okay naman siya, hindi naman siya nang mulit sa akin. Sa ibang vlog ko na lang siguro guys, ikukwento ko ano yung nangyari sa amin ni Zion during flight namin ng ano, from Philippines to Canada, no? Pero sa ngayon, ayan, balit yung mga bagahe ko guys, no? Yan, ito, dinala ko na yung monitor ko. Sayang kasi yan eh. Naiwan ko na sa Pilipinas siya, pero yun nga, dahil nagkaroon nga ako ng pagkakataon makauwi ng Pilipinas, dinala ko na siya. Tapos ito, yan, yung mga pinamili kong mga kung ano-ano, kasatsaka yan, sa maleta na yan. Kasi 46 kilos lang kami ni, ano, eh, ni Zion, kaya hindi ganun karami talaga yung pwede kong dalhin. Ayan, so far naman guys, ayan, medyo okay naman yung travel namin. Siyempre, na-miss ko rin siyempre yung asawa ko, no? Ay nako, ang hirap ng mag-isa. Oo naman.
Mahirap mag-isa dito, so... Hindi, sabi ko rin sa kanya, tiis lang talaga. Kasi nga, syempre guys, alam niya naman yung nangyari sa akin. Yeah. Especially sa mom ko, yun talaga yung isa sa dahilan kung bakit din ako umuwi ng Pilipinas. Pero ikakwento ko sa inyo guys yung kung ano yung talagang totoo kung bakit ako umuwi talaga ng Pilipinas. Pero sa ngayon, ayan, magkasama na ulit kami. Finally, guys! Oh, yung mga nagko-comment dyan, ha? Baka sabihin nyo, hiwalay, hiwalang ganun. Hindi kami naghiwalay. Naghiwalay na. Naghiwalay lang ng ano. Hihiwalayan ko na, Char. Naghiwalay lang kami ng ano, ng pansamantala kasi nga, guys, kailangan kumuwi ng Pilipinas. Pero, guys, sobrang hirap talaga mag-isa dito. Siyempre, nag-umpisa kami na sama-sama, tapos biglang out of a sudden, ganyan. Ito kasi biglaan to, hindi to planado. Kaya hindi ako prepared. Kaya sa may nagsabing drama, syempre hindi niya nararamdaman yung nararamdaman ko. Tapos na-separate pa ako sa anak ko ng ganun katagal. Sobrang nakakapraning. So feel ko makaka-relate yung mga moms na tulad ko. Kasi iba talaga yung feeling pag nawawalay ka, sobrang ang layo ng isip mo. Tapos nag-iisip ka na ng kung ano-ano. Ang pinaka mahirap talaga na stage kapag nagpabiyahe sila ng nasa Vancouver to ano certain point. Kasi yun yung long mahaba flight. Tapos wala akong communication. Nag-iisip talaga ako kung kamusta ba sila, okay kaya si Zion. Kasi okay nga, he's not feeling well for the past few days. Kaya mas lalo akong nag-aalala. And sabi ko nga, ayoko nang maulit po. So parang sabi ko, sana last na to. If ever uwi man ako, siguro dapat kasama na sila. Tsaka days totoo, medyo mahirap din talaga. Especially na may bata. Pag, oo, ako lang mag-isa. Tapos yun nga, nagkaroon pa ng problema kasi sa yun. Pero saka ko na ikukwento sa inyo yun. Eh, tsaka pala guys, yung sa immigration, no? Wala akong naging problema sa immigration. Kasi, di ba, naalala mo, yung nakasama natin, dahil nga doon sa ating work permit, may nakalagay doon na not valid for return, parang re-entry, parang ganun. Oo. Wala naging problema sa akin, guys. Okay lang yun. Oo. Nagtanong din ako sa classmate ko na umuwi sila ng family nila nung Pasko last year. So, okay lang naman daw, hindi na sila bumalik ulit ng immigration, hindi rin sila nag-re-issue ng separate student permit tsaka work permit. So, as long as multiple entry ka, wala kang problem. Ang additional lang na document na ginawa namin yung travel consent, pinakita mo pa ba? Hindi na rin eh. Hindi na rin yung nagpanotaryo pa kami sa lawyer dito. Hindi na rin hinahanap yun. Hindi na hinahanap yun. Bali, ang tinanong lang sa akin kanina sa immigration, kung ano saan daw yung work permit ko, eh chef, dinala ko naman lahat, pati nga yung sa school niya, dinala ko rin eh. So, para in case na magkaroon ng problema. Yun, tapos tinanong lang, sabi niya, asan daw yung work permit ko, pinakita ko, then yeah, go, agad. Ganun lang, kapag open work permit ka naman, independent ka ng student, hindi ka nahahanapan ng mga polo, OEP. So, pang closed work permit yun, guys. So, kapag hinanapan ka nun, kaya tinuturuan ko rin si Alvin, pinapractice ko siya. Pag hinanapan ka ng mga ganong polo-polo o kaya OEP, hindi ka na kailangan mag-provide nun kasi open work permit ka. Yes. So, yun, pang closed work permit. Kaya guys, yun, for the rest, sa lahat ng travel ko, guys, wala akong naging problema. Yes. Yan, okay na. Sa immigration, no? So, yun yung mga worry ng mga pa-uwi and pabalik. So, ito, I hope nakatulong yung experience ni Alwin kasi yan, kaka-experience niya lang naman. Wala namang kasi, hassle at may bata pa yung kasi. Kasi yung nabanggit sa amin yun, guys, medyo kinabahan din ako nun kasi, diba, sa nakalagay naman kasi talaga hindi na valid, parang pag nag-re-entry ka, parang ganun. Pero, okay lang naman. Ask na rin naman kami sa mga may experience. Hindi naman kailangan pa magpa-re-issue ulit. Yeah, so, ikaw, kumusta ka dito? Okay lang naman. Nakarami na ako ng episode ng Suits. Nanonood ako ng mga Netflix. Hindi na sinasama manood na to eh. Siyempre, wala nga ako dito. Netflix, pero, ganyan. Yeah, pero siyempre, itong week guys, balik trabaho na naman tayo. So, ngayon, ininit ko lang yung ulam. Nagluluto na ako ngayon, ha. Nagluto ako ng sinigang ng baboy. Yeah, kaya sabi ko, kakain mo. Siyempre, paano ako magsusurvive dito kung hindi ako magluluto? Pakita natin. Pakita na rin natin sinigang niya. Uy, guys, may nakuha akong tip sa ano, ha. Sa pagluluto ng sinigang. Sabi pala nung katulong namin sa Pilipinas, hindi na pala kailangan lagyan ng kamatis to. Kasi ako guys, pa nagluluto may kamatis eh. So anyway, ayan. So kakain na muna ako guys, siguro. So ayan guys, yung sinigang. So ito yung sinigang ni Emma. Uy, may taba-taba oh. Oh, may mga ano pa yan, gulay. Wow, kompleto ah. Ayos, ayos. Nagugutom na rin ako, alas 3 na to, 3:46. Kain mo na kami.
ka dito na lang muna and enjoy ko muna ang kanilang pagdating. So, bonding lang muna kami, pero syempre, after kumain, pahinga ng konti, and then, matutulog na kasi may pasok din ako mamaya. And yun, hanggang dito na lang. I'll see you in the next one. Peace!